Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem. Sagot niya, walang ano-ano. Lumakad ang anghel, nakausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem. At ang kaningningan niya ay lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat naninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupko. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng buon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon.
tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pagsitayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat lingid ito sa kanila. Nangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang isang santo, si San Jeronimo. At ano ba ang kanyang naging gampanin sa simbahan? Siya po ay ang nagsalin po ng Biblia o ng banal na kasulatan mula sa Hebreo patungo sa salitang Latin. Na sa kanyang pagnanais na ang mabuting balita ni Kristo ay maabot ng lahat, lalong-lalo na ang mga tao na hindi nakakaintindi ng Hebreo, pero nagsasalita naman ng Latin. Maganda po sa ating buhay Kristiyano na maging baon natin sa araw na ito, sa inspirasyon po ni San Jeronimo, ang kanyang sinasabi na ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Pag hindi natin alam ang banal na kasulatan, paano nating makikilala si Jesus? Eh sa banal na kasulatan, doon sinusula na kasulat at ipinapahayag sa atin sino si Jesus? Ano ang kanyang mga naging gawain? Ano ang kanyang mga aral at turo? Ano yung mga propesiya na nakapatungkol sa kanya? Kaya nga, narinig natin sa ating unang pagbasa ang mula ko sa libro ni Propeta Zacarias, ang kanyang propesiya tungkol sa pagdating ng anak ng Diyos. Nababasa ito sa Biblia. Kaya maganda rin po no, sa ating paglago bilang Kristiyano, nakasama po ng ating buhay panalangin
kasama ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ang paglalaan ng oras para basahin ang Biblia. Kung kaya nating magbasa ng mga long posts sa Facebook o maging updated sa latest chismis sa Facebook, sana same energy din ang meron tayong mga Kristiyano pagdating sa Word of God. Kung kaya mo mag-scroll na mag-scroll ng ilang oras, sana same energy din ang meron tayo bilang mga Kristiyano at nagmamahal kay Jesus sa pagbuklat o pagbabasa ng ating Biblia. Dahil nais nating makilala si Jesus Nazareno. Nais nating mas lumalim pa ang pagkakilala natin sa Kanya. Ang Biblia naman, kahit ulit-ulitin mong basahin, laging may bagong inspirasyon na dumarating. Di ba? Minsan, parehong gospel ang narinig natin. Nung una mo narinig, iba yung naging inspirasyon sa iyo ng Espiritu Santo. Tapos narinig mo ulit yung parehong ebanghelyo, iba naman yung naging inspirasyon sa iyo ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang gabay natin para makilala natin si Jesus. Kaya di ba sa ating ebanghelyo, nung nagpahayag si Jesus na siya itatakwil, hindi naintindihan ng mga alagad. Hindi nila alam kung anong sinasabi niya at nahiya rin silang magtanong sa kanya. Pero nang dumating ang Espiritu Santo sa buhay ng mga apostol, naintindihan na nila ang mga aral at turo at ang mga sinasabi ni Jesus. Kaya po ang gabay natin para makilala ng lubusan si Jesus ay ang Espiritu Santo. At dun po ang ugat at yun po ang pinaka-importante sa ating buhay debosyon kay po, sa poong Jesus Nazareno, ang makilala siya at ibigin siya. At paano natin makikilala si Jesus? Sa ating pagbabasa ng Biblia. Kaya lagi sinasabi ho ni San Jeronimo, the ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Simula nating buklatin ang ating Biblia. Kung walang pambili ng Biblia, mag-ipon. Mura lang po ang Biblia. Mas mahal pa po yung binibili mo sa Starbucks kumpara sa isang Biblia. Mas mura pa ho ang Biblia kaysa sa kapeng pinipila mo. Kaya kung mahalaga si Jesus sa iyo, maglalaan ka ng oras para sa Kanya. Maglalaan ka ng oras para makilala siya. Doon ang pinakaugat ng ating debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang Kanyang salita ang ating pinakikinggan. Ang Kanyang salita ang ating sinasabuhay. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang ating kaligtasan sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang lingkod na nagdurusa, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa. Ang ating itugon, Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang kapayapaan at pagkakasunduan naway mamayani sa samahan ng mga bansa
at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Atin nawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang natanggapin ang anumang pagdurusa na darating sa aming buhay. Pakain mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikanalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagsaluhan ang katawa't dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos, Mom.
pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsalo Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod ng banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno,